Dito na tayo guys. Ngayon, lilinisin naman natin ang ating mga safety harness para naman di gaanang magrasa kapag sa sunod na gagamitin natin. Ang gawin lang natin, ibabad natin sa tubig na may sabon. Huwag na huwag nating ibababad sa thinner. Kasi po ang thinner ay matapang. Magiging marupok ang ating safety harness. Kaya ang dapat dyan, kahit na sa simpleng sabon lang, or mas maganda, mayroon kayong oil degreaser. Yung isang klase ng chemical na pwedeng pangtanggal ng mga grasa. Ibababad natin yan, pero ang pinakamatagal, mga 4 oras lang, o kahit na mga 2 oras, pwede na yon. Kasi kapag natagalang nakababad, magiging marupok ang ating safety harness. Ang ginagawa ng ibang paglilinis dyan, thinner lang, tapos istupa. Pero para sa akin mga sir, hindi yun gaanong malinis. Medyo naiiwan pa yung grasa. Kaya ang pinaka the best, ibabad muna natin, pagtiyagaan natin na kuskusin nitong steel brush. Madali lang naman maglinis nito. Halos hindi mo naman lahat lilinisin yan kasi ang ginawa natin dyan para hindi magkaroon ng maraming grasa, binalutan natin yan kanina ng scotch tape, yung mismong belt. Kasi kung hindi natin yan babalutan, mapupuno siya ng grasa. Huwag kang mag-i-skip kaibigan. Papanoorin natin kung paano natin mapuprotektahan para maging malinis yung ating safety harness. Ito yung ating harness. Kung makikita ninyo, medyo makikitang halata na luma. Hindi po ito luma, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi ito luma. Maganda ba ito? Ang problema lang dito, nung unang ginamit, hindi iningatan. May mga paraan dito para hindi ito dumami ng ganito. Kasi gagamitin ito sa pagrasa ng crane. Siyempre, didikit sa wire. Ang mangyayari, mapupuno ito ng grasa. Lalo na rito sa may parting hita, di ba? Medyo marumi. Eh, sa susunod na gagamit, gagamitin pa ba na eh? AB number 1 yan. Hindi na. Sasabihin na, true, kailangan bago. Bago rin ng coverall ko. Diba? Mga ganong style eh. Pero, sa mga ganitong sistema, may mga paraan para maiwasan natin na dumumi ang ating safety harness. Ito lang guys, ang katapat niyan para magpanatilihing malinis ang ating safety harness. Ang gagawin natin dito, bali, babalutan natin ng duct tape o scotch tape. Mas maganda itong duct tape, medyo matibay. Ibabalot natin buo. Babalutan natin, lalo na rito sa parting hita. Babalutan natin yan. Siyempre, itong lugar na to, hindi natin mahirap balutan. Yan ang ating lilinisin. Kasi pagkatapos nitong gamitin, pag nagrasa, kailangan nating linisin ito. Huwag yung pupunasan lang natin ng thinner, kasi ang thinner ay chemical, pwedeng lumutong, magiging malutong ang ating safety harness. Pati itong taling ito, dapat balutan din natin. Ito balutan din. Ito siya. Hanggang sa malapit sa hook. Kasi mostly ito ang pinakamarumi. Ito ang pinakamarumi kasi ito didikit na didikit ito sa kable na may grasa. Kaya dapat halos lahat ito. Simula rito. Pwede nga lang nalagyan itong buong ito. Lagyan ng scotch tape. The best. Pinakamagandang paraan yun para maiwasan natin
ang pagiging lusyang ng ating safety harness. Kaya yung ating safety harness, alagaan natin yan. Kasama natin sa buhay yan. Tagapagligtas ng ating buhay ang safety harness. Bago gamitin, chicken muna. Kasi baka pagdating sa taas, magkaroon ng problema, magkaroon ng aberya, mas lalong malaking problema. At kung halimbawa na tapos na nating gamitin, tanggalin na natin to. Tatanggalin natin yung scotch tape at yung mga hibang hindi na balutan, yun ang pwede nating linisan. Babad ng kung natin ng konti sa sabon, konting brush, pwede na. Especially sa ganito. Kailangan talagang ito, maganda yung pagkakabalot ng scotch tape. Kasi ito ang sisiksik dito, yung grasa. Sisiksik yan. Kaya pag hinawakan mo, kahit na punasan mo lang ng thinner o ano, nandun pa rin. Talagang the best ito. Linisin, brasin. Ganyan ang pag-aalaga ng safety harness. Tapos, pag malinis na, patayuin at ibitin. Katulad ng ganitong lubid na ginagamit sa harness. Gagamit ka ba na ganito karami? Ganito kaitim? Sa pakiramdam mo, parang wala ng pag-asa. Pero kung ito ay ating lilinisin at aalagaan, okay, makikita mo. Diba? Wala na po ito. Bali, demonstration ko na lang ito. Hindi na ito ginagamit. Nakasabihin na ginagamit pa. Hindi na po. Kasi pangit ng tingnan, gagamit tayo ng ganito. Wala na sa safety. Maraming salamat sa panonood mo kapatid sa aking munting channel at hinahangad ko na makikita pa rin tayo sa sunod kong mga video. Kaya please subscribe kaibigan para marami pa tayong matutunan. Maraming salamat.